Marami sa atin ang sabik ng maglunsad ng bagong kabanata at nakikita natin ang 2023 bilang isang pagkakataon upang magsimula ng bago. Ang bawat isa sa atin ay may swerte at malas na buwan base sa ating mga zodiac signs. Ang ilang buwan ay magiging mabuti, samantalang ang ilan ay hindi gaano. Ang pag-alam sa iyong pinakamaswerte at pinakamalas na buwan sa 2023 ayon sa iyong zodiac sign ay makakatulong sa iyong ihanda ang iyong sarili ng mas mahusay at masulit ito. Bago ko mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Ang pag-alam kung anong sinasabi ng mga pituin para sa inyong zodiac sign ay makatutulong upang maunawaan kung paano haharapin ang lahat ng bagay at pangyayari. Ilang buwan ang magiging pinakamaswerte mo, samantalang ang ilan ay magiging pinakamalas. Ngunit huwag mag-alala, sapagkat marami ka naman matututunan sa mga buwang iyon. Tandaan na walang nakatadhana. Ito ay tungkol sa kung anong uri ng enerhiya ang pipiliin mong magkaroon sa iyong buhay. Narito ang mga zodiac signs na Aries, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio at Sagittarius na may pinakamaswerte at hindi maswerte mga buwan ng August, September, October, November at December 2023. Aries, ang luckiest month, October. Ang taong 2023 para sa Aries ay puno ng ups and downs. Ang iyong personal at professional na buhay ay lubhang komplikado sa 2023, ngunit mayroon ding malaking potensyal para sa personal na pagpapagaling. Habang ang unang kalahati ng taon ay nangangako ng kasaganaan sa pananalapi at mga pagbabago sa iyong karera, mayroon ding pagkakataon para sa mga hindi inaasahang hadlang na lumitaw sa October. Kaya maghanda para sa ilang balita na maaaring pansamantalang madiskaril ang iyong mga plano. Gemini, ang luckiest month, November. Ang mga bagay ay gumagalaw sa mabilis ng kidlat para sa iyo sa taong ito. Maaaring mahirapan kang huminga sa pagitan ng iyong abalang buhay, panlipunan at mga mabilis na pagbabago ng iyong panloob, bagamat karaniwan kang umuunlad sa kaguluhan, mahalagang huwag pansinin ang iyong mga pangangailangan at mga hangganan. Sa katunayan, malaki ang posibilidad na maabutan ka ng pag-burnout sa November kapag ang full moon sa iyong tanda ay sa wakas ay naglalabas ng lahat ng pinipigilang damdamin. Pinipilit ng full moon sa Gemini ang sociable sign na ito na harapin ang anumang mga issue na iniiwasan nila sa kanilang personal na buhay. Ang kabilugan ng buwan ay pumupukaw ng malalaking emosyon, kaya malamang na hindi mo mararamdaman ang kanilang mga holiday sa panahong ito. Cancer, luckiest month, August. Naabot mo ang iyong hakbang sa taong ito. Ang huling ilang buwan ay isang panahon ng malalim na pagsisiyasat at oras na upang subukan ang iyong natutunan. Magiging magandang panahon din ang unang kalahati ng 2023 para gumawa ng ilang madiskarteng pagbabago sa iyong pang-araw-araw na gawain at mga gawi upang mas maiayon ang iyong perpektong pamumuhay. Makakagawa ka ng maraming kamangha-manghang pagkakataon para sa tagumpay sa pananalapi sa taong ito, lalo na sa buwan ng Agosto. Ang new moon sa Leo ay magbibigay sa iyo ng lakas, ng kumpiyansa at inspirasyon na kailangan mo para gawin ang susunod na hakbang sa iyong karir. Kunin ang natutunan mo tungkol sa iyong mga kasanayan sa pamumuno at ipakita ito sa mundo. Ang luckiest month, December. Maraming pagkakataon para sa iyo ngayong taon. Mahirap sabihin na magkakaroon ka ng anumang tunay na masamang buwan dahil isa ka sa mga pinakamaswerteng palatandaan ng 2023.
Magiging emotional ang pagtatapos ng taon habang inaalala mo ang lahat ng iyong nagawa na maaaring mag-urong muli sa iyong shell hanggang 2024. Kung may isang bagay na dapat bantayan, ang kabilugan ng buwan sa Cancer malapit sa katapusan ng taon ay maaaring maging emosyonal, ngunit sa mabuting paraan. Leo, luckiest month, September. Pag-ibig, pamilya at relasyon ang malaking focus para sa iyo ngayon taon. Dumadaan ka sa ilang malalaking personal na pagbabago na nagpabago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili. May pagkakataon na isinara mo ang iyong sarili mula sa mga pinakamalapit sa iyo upang maprotektahan ang mga bago at mahinang damdaming ito. Bagamat ang mga buwan ng tag-araw ay maaaring magkaroon ng ilang mga pagsabog na nakalaan para sa iyo, salamat sa isang pag-retrograde ng Venus sa isang karatula, ang mga bagay ay magbabago para sa mas mahusay kapag ang September ay umiikot. Ito'y isang oras na talagang nagbibigay liwanag para sa kanilang buhay pag-ibig at magbibigay sa iyo ng pananaw upang makita ang kanilang tunay na halaga. Ang mga relasyon ay mararamdaman din na mas malapit, mas magaan at mas konektado kaysa sa ilang buwan. Virgo, ang luckiest month, August. Ang 2022 ay isang napakahirap na taon para sa iyo at sa kabutihang palad, mukhang mas kalmado ang taong ito. Ang mga unang buwan ng taglamig sa 2023 ay isang magandang panahon para ayusin ang iyong mga plano para sa bagong taon. At baka gusto mong simulan ito ng mas maaga kaysa sa huli dahil may tatlong pag-retrograde ng Mercury sa mga palatandaan ng lupa na tiyak na magpapaikot sa iyo. Ang pinaka nakaka-stress ay sa Agosto kapag ang Mercury ay nagre-retrograde sa iyong karatula ay pinahinto ang lahat ng pagsisigawan. Ang planetaryong pinuno ng Virgo na si Mercury ay magre-retrograde sa kanilang tanda sa pagtatapos ng tag-araw na magpapadala sa lahat ng kanilang maingat na plano sa isang tailspin. Libra, ang luckiest month, September. Ang taong ito ay maglalagay ng iyong stress sa pagsubok. Ang balanse ay isa sa pinakamahalagang bagay para sa iyo at nangangako ang 2023 na i-flip ang mga bagay sa ulo nito. Maaari mong asahan ng isang medyo kalmado at hindi inaasahang pasisimula ng taon, lalo na sa iyong karera at pananalapi. Gayunpaman, mayroong isang malaking pagkakataon na maaari kang kumagat ng higit sa maaari mong makita ang iyong sarili na nag-crush at nasusunog sa oras na matapos ang tag-araw. Kung hindi ka mag-iingat, ang kabilugan ng buwan sa Aries sa September ay sa wakas ay pipilitin kang harapin ang mga bagay ng direkta. Sa panahon ng lunasyong ito, magiging mahirap na balansihin ang pagitan ng pagsasarili o mga inaasahan na nag-iiwan sa Libra na makaramdam ng paghihigpit. Scorpio, luckiest month, October. Ang taong ito ay magkakaroon ng malalaking tagumpay at kabiguan para sa iyo dahil sa wakas ay magtatapos na ang ilang mga dramatiko sa iyong buhay. Ang mga eclipses na nagdudulot ng kalituhan sa iyong zodiac sign sa nakalipas na 18 months ay magkakaroon ng kanilang huling palabas sa taong ito bago tuluyang alisin ang pressure sa iyo. Sa dalawa sa apat na eclipses na ito na nangyayari sa October, maaari mong asahan ang cathartic na wakas sa anumang nagpapabigat sa iyo nitong nakaraang dalawang taon. Sa kabutihang palad, ang mga emosyonal na paghahayag na ito ay ang kailangan mo upang sumulong sa isang bagong landas tungo sa katuparan sa sarili at kagalakan. Maaari mong asahan ang pagdagsa ng pagmamayabang at pananalig kapag pumasok si Mercury sa Scorpio malapit sa katapusan ng buwan na magbibigay sa iyo ng higit na kailangan na tulong sa tamang oras upang tapusin ang taon ng malakas.
Sagittarius, luckiest month, December. Paglago, paggalugad at mga bagong posibilidad ang iyong 2023 na tema. Ang simula ng taong ito ay magiging mahusay para sa pag-aayos sa gulo at pag-alis ng mga kalat sa iyong buhay. May pagkakataon para sa mga nakakalaso na relasyon na magwakas at masasamang amo na masipa sa gilid ng bangketa. Ngunit ang lahat ng pagsara ng mga pinto ay humahantong sa mga bagong pagbubukas. Ang mga buwan ng tag-araw ay maaari mong asahan ng isang napakasigla at maswerteng kapaskuhan. Mas magiging bukas ang Sagittarius sa mga bagong pilosopiya at karanasan sa oras na ito. Ang taong ito ay isang mabagal na paso, kaya't maging matalino kang magtipid sa iyong enerhiya sa unang kalahati ng taon at maghintay ng pagkakataon na kumatok. Bawat taon ay nagdadala ng bagong enerhiya at kasama nito ang pagkakataon para sa isang bagong simula. Ano man ang inaasahan mong idudulot ng 2023, ang pag-alam sa iyong personal na buwan ng kapangyarihan ay makakatulong na ihanay ang mga bituin sa iyong pabor. At ang mga buwan na magdudulot ng malas ay makakapagbigay sa iyo ng hamon na harapin ang mga ito at ipakita sa mundo ang iyong kakayahan at tibay ng loob. Sabayan natin ng pagdarasal sa ating poong may kapal para gabayan tayo sa ating buhay.